And I'm excited to be back, and I'm excited to, to fix my life. I'm excited to put in things that I've, to start. Priscilla Mayreles Estrada ang nakauwi na nga ng Pinas fresh from Brazil. May dedmahan nga bang nangyari between her and her husband John Estrada? Simula nang umuwi ng Pilipinas, si Priscilla ay hindi pa kinikita ang asawa. Agad na umatay ng wedding event si Priscilla kasama ang ibang kaibigang artista. Panoorin at kung hindi pa nakasubscribe, don't forget to click subscribe and hit the notification bell to keep you updated. Pagdating nga ng Pilipinas ni Priscilla ay agad na gumayak para sa kanyang wedding event na pupuntahan. Kitang-kita dito na napakaganda pa rin ni Priscilla. May ibubuga pa rin at siguradong may asim pa, kaya naman good luck sa asawang si John Estrada pag ito ay naka-move on. Charot lamang po. Philippines! Look who is back! Guys, I just got back yesterday. From the US, and I needed to attend a wedding of a friend, of a co-mom, right after I arrived. So I'm jet-lagging, obviously. I'm very tired, but I'm very happy to be back. When I arrived, it was raining. The weather was not good. Nevertheless, I'm excited to be back, and I'm looking forward to a lot of things. Bumalik daw sa Pilipinas si Priscilla para ayusin ang kanyang buhay. Ang buhay na pagiging single na nga ba for good o ayusin ang relasyon nila ni John Estrada as husband and wife dahil may anak nga sila. Marami naman ang nakapansin na medyo may pagka-busy ngayon si John Estrada sa kanyang trabaho at mga proyekto bilang isang artista. At talagang lalong sumikat ngayon, lalong-lalo na sa Batang Quiapo. Matapos nga niyang ma-confine sa hospital ay ito nga ang kanyang kasama, ang ilan sa mga kaibigan at may inaayos na project. Hindi pa rin sila nakikita ng kanyang asawa si Priscilla nang bumalik ng Pilipinas. Umattend na lang muna ng wedding event si Priscilla kasama si Vina Morales at doon nga kahit papaano ay nalimutan ng problemang pang sarili. Matapos lamang niya ang kanyang mga gampanin at naiwang mga trabaho ay aayusin niya ang kanyang sarili. Ito nga ay nabanggit niya sa kanyang video. Ipinakita nga rin niya ang wedding event na kanyang inatinan na talaga namang napapaiyak pa itong si Priscilla dahil lang makita niya ang bride na ito ay talaga namang nakakahawa ang iyak. Ang sabi nga niya sa bride na ito, God bless this union. Mark 10 verse 9, 1 Peter 4 verse 8, Romans 12 verse 10, at Romans 12 verse 10. Ito nga ang isa sa mga na-miss ni Priscilla, ang makipag-bonding sa kanyang mga kaibigan. Dati-rati tuwing may aatinan siyang event ay hindi nawawala ang asawa si John Estrada. Pero marami ang nakapansin na ngayong event na pinuntahan niya ay wala siyang kasama kundi nag-iisa lamang. And I'm excited to be back, and I'm excited to, to fix my life. I'm excited to put in things that I've, to start things that I put on hold, and I'm excited also to see people that I haven't seen so long. So yesterday during the wedding of Ted and of course her partner, I was able to see some people I haven't seen in a long while. I will be posting for pictures soon. I'm still, in my IG account, medyo late ako mag-post kasi ang dami akong pictures. Ayoko na sabay-sabay. Still tungkol sa traveling ko. So, early I posted the last ones from Rio. And then I will be posting some of Manaus and maybe some of Miami. And then I will post, but maybe, I don't know, maybe I just sabay-sabay yung post from last night para hindi siya, kasi diba nangyari na eh. So, weird kung masyado malate mapopost ko yan. But anyways, I'm really excited to be back. And I'm so tired. I haven't yet unpacked. So, meron ko lima. Anim na maleta na kailangan ko mag-unpack. So, let's see. Kasi on Monday, start ng class na. So, may papasok na sa eskwela. So, si Anechka.
You know, I need to, you know, back to my mommy, ano, mommy mood, mommy driver, mommy lahat. So I need to make sure that Anechka goes back to school, that she is, you know, well prepared and everything is settled so that she can go back to school. And sana po, okay yung jet lag niya. Pero yan, gigising ako na 5 a.m. today, but I slept around 11:30. Tapos gigising ako na 5 a.m. I try to go back to sleep, hindi kaya. Gutom ako sobra. So, yon. So, na-supermarket na ako. Kasi wala food sa bahay. So, na-breakfast na kami. So, yon. So, I'm gonna be meeting some friends later in BGC. So, there. And then, I'm excited because tomorrow, malalive ako from, EW Villa Medica. Kasi magagawa ako ng mga treatments dyan. Kasi na-miss ko sobra. And tsaka medyo masakit yung likod ko eh. Sa mga karga ng mga super heavy na malita. Kasi mag-isa ako, diba? Ako yung mag-pack, ako mag-carga. So, yun. So, I'm so happy to see you guys, to be in the same time zone as most of, you know, my Facebook followers. Kasi, nasa Pinas na ako. So, it's 11 a.m. na yun. And then, yeah. A lot of things gonna happen. It's coming weeks. And I really hope that 1 week or so, I'm okay already for my jet lag. So definitely I'm gonna be feeling like, you know, sleepy at the wrong time and waking up at the wrong time. But sana ma-adjust ko na mabilis para I can go back to doing my normal activities and hindi masungit. Katulad this morning, medyo masungit ako kasi masakit yung likod ko. So I drank already some painkiller and then turmeric, kasi turmeric is very good for for inflammation. And kumakain ako, so busog ako. So masaya ako ulit. So there. But yeah, I'm just doing a live now from my room, from my bedroom. Planning to just how do you call that in English? Vegetalize. How do you call that? Like, naging ka vegetable. Parang ano sa bed. So, I just really want to... Hi, bestie! Oh, kumusta? So, ito yung first live ko dito sa Pinas. So, there. Outside of my window, medyo okay. Yung sky is not very clear, but medyo bright naman. So, sana hindi maulan mamaya. But there. But I'm very excited to resume to my regular activities. I'm excited to go back to working out. I'm excited to, you know, to see the people I miss, my friends. I haven't seen them in so long.